narito po tayo ngayon sa SM Clark para sa mahalagang milestone. Umabot na po sa 21 bilyon ang fully vaccinated sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, halos 75% na po ang fully vaccinated. At narito tayo sa Pampanga para ang sa soft launch ng VaxCert PH ng Region 3 and 4A. Kung inyong matatandaan, para maabot ang herd immunity o tinatawag nating population protection, kinakailangan umabot ang mga nabakunahan sa 70 to 80% ng populasyon. Bakit po mahalaga ang herd immunity or population protection? Unang-una po, ginugutom nito ang virus. Now, makikita nyo po sa inyong screen ngayon kung paano pong epekto ng population protection. Ngayon pong meron na tayong 75% sa Metro Manila, para po kasing ink yan sa tubig, na habang ang Metro Manila po ang siyang talaga namang nagdadala ng COVID sa buong Pilipinas, pag nabigyan na natin ng proteksyon ang 75 to 80% ng population, magugutom yung sakit at therefore hindi na siya kakalat sa buong Pilipinas. Hindi po favoritism yung pag-uuna natin sa Metro Manila, ito po ay nakabase sa siyensya. Pangalawa, kapag meron na po tayong population protection, magbabalik tayo sa old normal. At panghuli, tinatapos nito ang pandemya, ibig sabihin, magbabalik buhay po ang lahat, magkakaroon ng mas maraming mga industriya magbubukas, mas marami pong hanap buhay para sa sambayan ng Pilipino. Congratulations po sa 75% na nabakunahan na sa Metro Manila, pero anong plano po, kailan tayo makakarating sa 100% sa Metro Manila? Maraming salamat, Spokeshari, of course, sa aking mga kasama, Sec Duque, Sec Charlie, Sec Beans, at sa lahat po ng mga nanonood ngayong tanghalian, magandang tanghali po. Ako po'y nagpapasalamat sa lahat ng alkalde ng Kalakang Maynila, sa lahat ng mga medical frontliners, and of course, sa lahat ng LGUs ng Kalakang Maynila, at lalong-lalo na po sa National Agencies of Government, Department of Health, National Task Force, po natin, ang IATF, no? Sa ating Pangulo, no, lahat po na ahensya, and of course, ang ating private. Bakit? Tandaan nyo, galing lang tayo dati sa UK variant, pumasok itong South African variant, Delta variant, at habang tayo ay naka-ECQ, tuloy ang pagbabakuna, at ngayon, 75.57% na po tayo, halos 76% na tayo. Anong susunod? In one month, ang projections po namin, aabot siguro tayo ng mga 84%. Dahil yung mga nakapag-first dose ay magsa-second dose. At yung mga AstraZeneca naman magpapabakuna po yan by December 2. Ito po ay aabot ng 92%. Spokeshari, gusto ko lang ibalita sa lahat na ang ginawa namin sa Metro Manila ay kinuha namin ng peak. The peak was 40,000 cases na active. And from 40, ngayon nagpaplato na tayo sa about 25,000, more or less, halos dalawang araw na ganun po, no? At of course, hindi lamang yun, sinasabi nila na ang growth rate, ito nga, ang ginawa namin projections, eh, hinabaan ko na, ginawa ko ng August 16, eh, kasi baka sabihin, because of yung mga hindi nakapagsabit ng mga tests, so ginawa namin projections from August 16 pa, that's 130.72%. It slowly declined, no? Hanggang ngayon ay negative 31% no October 2. Look at the graph. Look at the decrease in one month halos, no? Ngayon, let's talk of reproduction rate. Maski sabihin natin may konting aberration, but look at the trend of his. From a high of 1.9%, ito po yung pag-aanak ng virus reproduction rate, no? Dapat bumaba ang anak nito hanggang sa mawala na, hindi na siya manganak. Noong August 14 po, 1.9%. Noong October 2, 0.83. Sa mga nanonood po, no, maski na ako tingin ko, maski may konting aberrations, what is important, look at the trend. It is all going down. Now, anong ginagawa ng ating mga alkalde to make sure this will really continue? Right now, yung PDITR and of course, yung lockdown. Sa ngayon, as of October 2, ang na-lockdown sa Kalakhang Maynila, to make sure talaga hindi kumalat ito, ay 2,774 families. Ito ay walang barangay na ni-lockdown to make it very micro. Ibig sabihin talagang
Maliliit na lang para yung mga healthy population makapagtrabaho at gumana ang ating ekonomiya. 397 household, 88 units sa condominium, 9 buildings po ito and 25 compounds, no? Ito po ang ginagawa at yung contact tracing po natin napakaganda. According to the LGU sa the Department of Health, ang contact tracing sa Metro Manila is 1 contact tracers 19, 1 is to 19. That's very excellent, no? Dati nag-usap kami ni Sec Duque, 115, okay na yan, average natin, but now it's still 1 is to 19. Anong ibig sabihin? Maski gumaganda ang data, pababa tayo, tuloy-tuloy po ang Metro Manila Council, ang mga mayors, ang LGUs ng Kalakang Maynila sa ginagawa nilang talagang paghihigpit ng lockdown and of course, massive contact tracing. And while doing so, unti-unti naman pinayagan ng IATF ang pagbubukas ng ekonomiya. And I will say this, for the last 2 weeks, yung pilot experimentation, lalo na sa negosyo, na binuksan na konti. Maski binuksan mo, hindi naman naka-epekto sa aming kalusugan. Napakaganda po at sana'y dumire-diretso na po ito. At bilang panghuli, gusto ko lang sabihin ng aming sa Metro Manila that we vax as one. Gagawin po namin ito para makatulong hindi lamang sa mga Metro Manila, kundi na rin po sa mga kapitbahay namin. Sayang, we have the manpower, Sec Vin, Sec Charlie, no? Kung sakali man matutulong namin sa mga kapitbahay, andyan lang po ang mga LGUs of Metro Manila, handa po silang tumulong. Maraming salamat po. Maraming salamat, Chairman Abalos.